araw ay magbubuga ng napakalakas at napakalaking enerhiya na diretsong tatama sa Earth. At kung tatamaan nga tayo nito, babaguhin ito ang lahat. Bakit nga ba napakalakas ng solar storm? Gaano kataas ang tsansa na mangyari ito ngayong taon? At bakit napakadelikado nito? Solar storm na posibleng tumama sa Earth ngayong 2024, yan ang ating alamin. Paano nga ba nangyayari ang solar storm? Ito ay nabubuo sa cycle ng araw na tinatawag na solar cycle. Nangyayari ito kada 11 taon kung saan lumalakas o humihina ang pagbuga ng araw. Sa loob ng 11 taon ay patuloy lang kumukulo ang araw papahinaman o papalakas. Noong nakaraang cycle ay humina ang araw, kaya naman sa kasunod na cycle ay inaasahang lalakas ito. At ang 11 taon ng araw ay ngayon mismong taong 2024. Kaya naman kapag nag-search ka sa internet, ay kabi-kabilang mga videos at mga information ang nagkalat patungkol sa dilubyong ito. Ngayong taon ay aabot sa 100 hanggang sa 200 sunspot ang puputok at ang isa sa mga ito ay maaaring direktang tumama sa atin. Bago natin pag-usapan ang mga posibleng mangyari, ano nga ba ang sunspots? Ang mga sunspots na ito ay talagang napakainit, mas mainit pa sa kumukulong lava. Pero ang mga sunspots na ito ay ang pinakamahinang parte ng araw, ibig sabihin, pinakamalamig pa yan, para itong mga butas na pinanggagalingan ng mga solar flare. Ang mga sunspots na ito ay hindi responsable sa paggawa ng mga solar flare. Dito lang commonly lumalabas ang pagputok ng araw dahil na rin sa napakalakas na pressure sa loob nito. Kumbaga, para itong butas ng pongkan kapag ating pinipiga. Pero hindi ito gaya ng butas ng prutas na kung saan nandun na talaga ang butas. Ang butas ng araw ay nagbabago-bago ng lokasyon depende sa pressure nito. Kaya naman nagbabago-bago rin ang bilang ng mga ito. May mga maliliit na butas, mayroon din namang mga malalaki. Parang butas sa mukha ng kaklase mo. Ang solar flare ay walang specific na pattern kung paano sila bumubuga. Minsan ay mahinang pagputok lang at kung minsan naman ay napakalakas. Kaya nababahala ang mga siyentipiko dahil sa ganitong paggalaw ng araw. Ang pinaka-peak season ay ngayong taon. Walang specific kung saan lalabas ang pagputok at kung gaano ito kalakas. Pero paano kung tamaan nga tayo nito? Hindi naman natin ito hinihiling, pero pag-usapan na rin natin ang mga posibleng mangyari. Sa oras na maganap ang solar storm ay hindi natin agad ito mapapansin dahil 8 minutes to 10 minutes pa bago tayo mahagip nito. Bago pa man din ito mangyari ay dapat na download mo na ang lahat ng mga paborito mong video dahil sa mga oras na makarating ito sa atin, lahat ay magbabago. Ang unang mapapansin ng mga tao ay magkakaroon ng aurora sa iba't ibang panig ng mundo. Normal itong reaksyon ng kalangitan kapag nagkakaroon ng charged particle sa ating atmosphere gaya na lang ng North Pole at South Pole. Sa una ay maganda itong tignan, pero lingid sa kaalaman ng marami ay unti-unti nang masisira ang ating teknolohiya, mga satellite GPS, at ang mga radio transmission ay mapuputol na rin. Ang mga cellphones ay mahihirapan ng kumuha ng signal. Ang internet sa buong mundo ay unti-unti nang maglalaho. Well, ang pinag-uusapan natin ay kapiraso pa lang ng solar flare na nasa ating atmosphere. Paano kapag pinag-usapan na natin ang kabuuan na posibleng makapasok mismo sa loob ng Earth? Ito ang magiging itsura ng Earth. Magmimistulang napakaraming mga bulalakaw ang sasalpok sa atin. Pero bago yan ay silipin muna natin ang mga posibleng kahinatnan ng mga astronaut na nasa labas ng Earth. Mga astronaut na nasa International Space Station. Mas malala pa ang sasapitin nila, lalo na kung nasa labas sila ng ISS. Ang malakas na solar radiation ay kayang-kayang tumagos sa kanilang mga spacesuits at matusta sila sa loob nito.
At kung nasa loob man sila at hindi sila tamaan ng aktwal na solar flare, ay wala pa rin kasiguraduhan kung mabubuhay ba sila mula sa lakas ng radiation ng araw, kung makaligtas man at matapos na ang solar storm. Ang sunod na problema ay wala ng paraan para makipag-communicate sila dito sa Earth. Ang kanilang pagbalik ay mananatiling katanungan. At kung sakaling hanggang sa labas lang ng Earth ang isang napakalakas na pagbugso, ay huwag pa rin magpakampante dahil napakalaki ng tsansa na magbuga ulit ang araw ng mas malakas at mas marami pa diretso sa atin. Tinatawag itong CME o Coronal Mass Ejection. Ang fenomeno na ito ay mas malakas pa kumpara sa nauna. Mas agresibo ang epekto nito sa ating atmosphere. Kaya nitong mabago ang magnetic field ng Earth. Ibig sabihin, posibleng iusog nito ang ating axis, ang North Pole at ang South Pole ay baka mapunta na sa ibang direksyon. Bukod pa rito, ay posible rin itong pabagalin o pabilisin ang ikot ng Earth. Ang nakasanayan nating 24 hours ay baka humaba o mas umikli. Kung sa tingin nyong imposible itong mangyari, ay balikan natin ang solar storm noong 1859. Tinawag itong Carrington Event. Pagtama sa atin ng solar storm ay talagang pinahinto nito ang telegraph, sinaunang communication technology noong mga panahong iyon. Pati ang kuryente sa maraming bansa ay huminto rin. Maswerte sila na napakahinang solar storm lang ang naranasan nila kaya nakarecover agad ang mga tao sa ganitong dilubyo. Pero ngayong 2024, inaasahang di hamak na mas malakas ang solar storm na posible nating maranasan. Ang telegraph kumpara ngayon ay hindi masyadong komplikadong teknolohiya, kaya nagawa nila itong i-recover ng mas mabilis na panahon. Paano naman ngayon na komplikado na ang ating teknolohiya? Kung sakaling magkaroon nga ng direct hit ang solar storm sa atin, paano tayo makakabawi agad? Ang ating buhay ngayon ay masyado nang umaasa sa technology. Talagang gamit na ito, to the point na nagkaroon pa nga ng ilang pag-aaral na kung sakaling biglang mawala ang internet, ay marami ang magde-develop ng anxiety at depression. Hindi lang internet ang kaya nitong wakasan, kung hindi pati na rin ang mga power grid, magdidilim ang buong mundo. At kung makarecover tayo sa kuryente dahil sa mga solar panels, ay huwag akalaing makakagamit ka ulit ng mga gadgets, ang mga cellphones, mga computers, mga smart appliances at mga sasakyan na may computer box ay maapektuhan rin. Magugulo ang mga program nila at hindi na muling gagana pa. Papaano na makakabangon ang teknolohiya kung ang pagproduce nito ay teknolohiya rin ang gamit? Ibig sabihin, babalik at babalik talaga tayo sa simula. Kung sakaling mangyari nga ito ay sana wala ka sa loob ng eroplano dahil mawawalan ng radio signal ang mga piloto at siguradong mahihirapan silang lumapag. Parehong epekto rin sa mga tren, mga subway at lahat ng mga transportation na gumagamit ng radio communication ay magugulo na rin. Kapag nangyari ito ay talagang magpapanik lahat ng tao. Imagine niyo naman, maraming mga eroplano ang bigla na lang babagsak, mga tren na hihinto sa gitna ng riles. Ang mga sasakyan ay magbabanggaan at magkakasunog sa maraming lugar. Lahat ng tao ay magkakagulo at maraming magiging marahas. Ang mga ospital ay hihinto na rin sa pag-ooperate dahil mahirap gumamot ng mga pasyente kung wala silang pangunahing supply gaya ng kuryente. Buti nga kung teknolohiya lang ang maapektuhan. Paano pag na-wipe out tayo agad? Sa ngayon ay wala pa tayong magagawa para pigilan ito, kaya naman enjoy natin ang araw-araw na bigay sa atin ng may kapal. Magkita-kita ulit tayo sa next video. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.